Una sa lahat, ang libing na nasa huwing baby ng aktivistang si Rena May Nacino na napuno ng drama tension. Bigla kasing umarangkadang karong pinagsasakyan sa labi ng sanggol. Kaya ang mga nakipaglibing, napatakbo sa paghabol sa karo. May ilan tuloy na hinapo at muntik na himatayin dahil din sa init ng panahon. Kasabay naman ang pag-uusad ng karo ay ang sigaw ng ilang militante na palayain na si Rena May. Hanggang sa Manila North Cemetery, mahigpit ang seguridad ng mga pulis at tauhan ng DJMP. Dito na idiniretso si Rena May para sa huling sulyap sa kanyang anak. Pero hanggang sa mismong libing ay di pumayag ang motoridad na alisin kahit saglit ang kanyang posas. Labis naman ang hinanakit ng ina ni Rena May sa kinalabasan ng libing ng kanyang apo. Natroma ako talaga eh. Yung anak kong isa hinimatay dahil sa paghahabol nga sa sasakyan. Kaya lang sa nangyari kanina, hindi niyo po maiwasan na hindi ako magsalita kasi ako po yung nanay, ako po yung lola. Huwag po kayong magagalit sa akin, sampu ng aking pamilya, pero ang nangyari po kasi kanina, nawala yung funeral rights na para sa apo ko. Nawalan ako ng karapatan na yung dalamhati na nararamdaman ko,